What's up, Tarlaguenos? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video, guys, nandito nga tayo sa Dakdak Bamba na Tarlac. Yun, guys, so naimbitahan tayo ng sadik. So nag-offer sila ng Arabian, Indian, and Pinoy food dito, guys. And then later, papakita ko sa inyo yung mga in-offer nilang pagkain dito. Saan ba magkikita itong sadik? So magkikita si sadik, guys, pa dito sa Dakdak. So sa pinakalikod ng Dakdak pa elementary school, guys. So kung galing kayo ng Kantong Pag-asa, pag mula doon, pwede kayo sumakain ng jeep papunta dito. And then pagdating nyo doon sa mismong Dakdak proper o doon sa mismong oval, medyo pwede naman siya lakarin. And then pagtanong nyo lang, guys, sigurado, guys, alam naman itong pesto ng sadik. Yun, guys, so papasok na tayo, papakita ko sa inyo yung setup ng pinaka place nila dito. So sa ngayon, guys, eto, nag-offer sila ng lechon. Yan siya, guys. So binibenta nila siya per kilo. Yun, guys, no, follow nyo lang yung Facebook page ng sadik. And then nagpo-post naman sila doon kung kailan available itong pinaka lechon baboy nila, guys. Video, guys, nandito tayo sa Dakdak Bamba Tarlac. So na-invite tayo ng sadik, Arabian and Indian food, and then nag-offer din sila ng mga Pinoy dishes, guys. So ito yung in-offer nilang pagkain dito sa sadik. So yun, guys, na-open yung sadik 9 a.m. to 8 p.m. Guys, ano ba yung in-offer nilang pagkain dito? So ano ba yung mga Arabian and Indian food, and then yung mga Pinoy food na in-offer nila dito sa sadik, guys. Meron silang chicken biryani. So sa chicken biryani nila, guys, napakalaki na, guys, yung pinaka mismong chicken niya. So quarter leg siya. And then, guys, may basmati rice siya. So kulay yellow. And then yun sa mga sausawan nila, meron siyang Indian na spicy sauce. And then yung grind tomato. And then yung garlic mayonnaise, guys. Isang in-offer nga nila dito, ito yung beef kabsa. Same lang din yung mga pwedeng pag-dip nung mismo mga beef kabsa, guys. And then nag-offer din sila ng chicken masala with rice and kubus. So nasa inyo yan, no, guys, kung gusto nyo mag-rice kayo or yung mag-kubus. So yung kubus, guys, mostly sa Saudi Arabia, guys, yung kubus na may kasamang masala is ito yung pinaka-breakfast nila. And then, guys, no, sa Indian food naman nila, nag-offer sila ng parota salad with beef or chicken. So kayo na lang pipili, guys, kung anong gusto nyo, kung chicken ba or beef yung ilalagay na pinaka meat sa mismong parota salad, guys. So ito siya, para siyang shawarma, guys, no, kung makikita nyo. Pero yung gamit nila dito is kubus. So ganun din halos yung sa shawarma is tawag naman doon is pita. Pero itong kubus, guys, so sinangkapan siya. Iba yung lasa niya doon sa mismong tinatawag nila pita sa shawarma. Nag-offer din sila ng kubus with dal. So, nag-offer din sila ng refreshment drinks dito. Katulad nung lassi. Ito yung pinaka-shake nila sa Middle East, guys. So yung pinaka-sangkap niya is may yogurt siya and then yung honey. So later titikman natin siya kung ano yung pinakalasa niya. Bago natin titikman itong mga in-offer ng sadik dito sa Bamba Tarlac, guys. So trivia lang, bali itong mga pagkain sa Middle East, mostly, guys, parang mix na siya ng mga Indian food. So sabi nga kanina sa orientation natin kay Sir Alvin, so pagdating ng mga dumating mga Indian, taga India doon, and then parang naging mix na yung pinaka pagluluto nilang pagkain doon. And then mostly sa Middle East nga makikita nyo lahat itong mga in-offer nila dito, guys. Now, una natin titikman itong pinaka chicken biryani nila. So yung pinaka chicken biryani, guys, ito siya. Mostly, guys, yung pinaka chicken nila is gine-grill siya, yung pinaka original na chicken biryani sa Middle East. Pero dito sa Pinas, guys, yung iba is ginagawa nila is pina-fried na rin siya. Nasa inyo naman kung gusto niya i-grill or i-fried niyo siya, guys. Yung gamit nga nila, guys, no, yung sabi ko nga kanina is basmati rice. Kung makikita mo siya, yung pinaka-texture niya, guys, or yung pinaka-itsura niya, mas maaba yung pinaka-rice nila. So Indian rice pala siya, no, guys. Ito siya. Titikman na natin siya kung ano yung pinaka-lasa niya, guys. Tikman ko muna yung mismong basmati rice. Yun, guys, no, para sa akin yung pinaka aftertaste nung pinaka chicken biryani nila or ito sa mismong rice, no, yung tinikman natin.
Alam mo yung pinaka-aftertaste niya, parang ang daming spices and herbs na naiiwan sa mismong bibig mo, guys. So next natin titikman, guys, itong mismong pinaka-chicken biryani nila. Iba muna natin, wag muna natin siyang i-dip, guys. Tulad nga nung sinabi ko dun sa mismong rice, no? Parang yung pinaka-aftertaste niya is maraming spices and herbs na matitira sa mismong bibig mo. Napakasarap niya, guys, and then sobrang lambot ng pinaka-chicken nila. The best. So, bali, i-dip na natin yung mismong pinaka-chicken biryani natin. So, may tatlo silang sauce dito na pwedeng pagdipan, guys. And then, no, kung gusto yung makatikim ng mga Middle East foods, punta na nga kayo dito sa Dick dito sa Bamban Tarlac. Sabi nga ni Sir Alvic kanina na dinadayo nga ito ng mga taga-Conception, taga-Tarlac City, taga-Mabalacat, and then yung ibang taga-Pampanga, guys, para matikman lang itong mga Arabian and Indian foods nila dito sa Sadiq, guys. Kasi napaka affordable nung pagkain nila, guys. For only 199 pesos, guys, matitikman mo na yung chicken biryani nila. Sa totoo lang, guys, no, sa mga nakikita ko sa social media, so yung chicken biryani nasa around 300 to 500 pesos. Pero dito, guys, 199. Good for to, guys. Matitikman mo na yung chicken biryani. Una natin titikman itong garlic mayonnaise nila. So i-dip na natin itong pinaka chicken biryani natin. Oops! Siya. Ang sarap ng pinaka garlic mayonnaise nila, guys, no. Kung mahilig kayo sa garlic, then mostly, di ba, yung pinakalasa ng chicken is mas marami siyang garlic, is napakasarap niya, guys. Sabi nga sa Arabic, is Mia Mia. So next naman nating i-dip, guys, dito sa mismong grind tomato nila. So ito siya. Hindi naman siya purong tomato, no. Bali, pinagsama-sama siyang Indian spices or Arabic spices, guys. So binlender siya. Yun, mas nalalaban yung pinakalasa ng tomato dito sa gay tomato nila, guys. So next naman, guys, i-dip natin siya sa mismong Indian na spicy sauce. So ito siya, guys, papagito. Oops. Hmm? Medyo konti na natin, baka medyo spicy talaga siya. Hmm. Plus basmati rice. Yun, guys, no, kung mahilig talaga kayo sa spicy, guys, the best itong Indian spicy sauce nila, yung aftertaste talaga. Parang nagiliyab yung pinakabibig mo. Sobrang spicy niya, guys. So, pwedeng-pwede siya sa lahat ng mahilig sa spicy, pero kung medyo ayaw ng ganun kahangang, huwag yun ang itry. Tikman muna natin itong lasi nila, o yung tinatawag na chic nila dun sa mismong Middle East, guys. Ito siya. Cheers! Approve, guys, so napakasarap ng lasi drinks nila dito sa Sadiq, guys. So sabi mo nga kanina, meron siyang yogurt, tapos inaloyan siyang ani. So yung pinaka aftertaste niya is sweet siya na medyo masim-masip. So yun, guys, no, for only 239, matitikman nyo na itong beef kabsa ng Sadiq. So good for 2 person din siya, guys, napakarami niya. So titikman na natin siya. Oops. So lagyan na lang natin siya ng garlic mayo. Napakasarap ng pinaka beef kabsa nila, napakalambot ng mismong meat, and then yung sabi nga ni Sir Albig is marinated siya. Ito pa rin pinaka aftertaste ng spices and herbs. So parang pag natikman mo siya, hanap-hanapin mo talaga. Kasi hindi nawawala agad yung pinakalasa sa mismong bibig mo. Natin titikman itong chicken masala nila, guys. Pwede mo siyang i-partner kung gusto mo mag-breakfast, guys. Ito siya, yung kubus nilang tinatawag. And then, itong basmati rice. Ayan siya. So, nasa iyo, guys, kung gusto mong mag-partner siya sa mismong kubus or sa mismong basmati rice. Sa basmati rice nila, guys, no? Mismong Indian rice talaga yung gamit nila. Ito siya. Preferred kong i-partner itong mismong kubus, guys. Mm-hmm. Napakasarap ng mismong pinaka chicken masala nila. So for me, yung pinakalasa niya, guys, parang
andun yung pinakalasa ng chicken curry natin dito sa Pilipinas. Pero ito, kakaiba siya. Yung pinaka-texture ng pinaka-sauce niya is parang sa pangkaldereta. So, pwede rin kayong mag-order ng masala nila itong beef. So, dalawa yung nilalagay nila, pwedeng chicken or beef. Next natin, titikman dito yung pinaka-litsyon nila dito sa Sadik. Yun guys, na i-follow nyo yung Facebook page ng Sadik. So, makikita nyo din guys, no? Pre-order kasi yung mismong litsyon nila. So, kung gusto nyo mag-advance order guys, so mostly, piniprepare nila ito every Saturday guys. So, tikman na natin siya. Oops! Ooh. Natin titikman itong chicken Sadik, inasal nila. So for only 99 pesos guys, matitikman nyo na itong chicken Sadik kinasal. So kapag nag take out kayo guys, 99 pesos, may take out na kayo agad na 2 rice. And then kapag gusto yung only rice, dito kayo kakain is 109 pesos guys. Dagdag lang kayo na magkano only rice na. Patikman na natin siya. So ito mayroon din siyang chicken oil dito. Napakalambot guys ng mismong chicken yung sal nila. And then mas kakaiba siya, no, may touch siya ng parang Indian spices and herbs. Napakasarap guys. And then sobrang lambot. So yun guys, no, next natin titikman itong parota salad nila. So ito yung pinaka pure Indian dish nila na inoffer dito sa Sadik guys. So ito siya, bali no, sinerve nila sa akin is pure salad siya. So wala siyang meat. And then kung gusto nyo namang magpalagay ng meat, pwede siyang lagyan ng chicken and mismong beef guys. So titikman na natin siya. Ayan guys, no, kung makikita nyo is pinaka top niya is yung kubus. And then sa second layer niya meron siyang egg. And then sa loob is meron siyang ketchup, garlic mayonnaise I think. And then meron siyang tomato, meron siyang onion, and then yung mismong cabbage. So sa lahat ng vegetarian guys, perfect na perfect to. Napakasarap niya guys. Sabi nga sa Arabic is Mia Mia. Actually wala siyang meat, pero yung pinakalasa niya, yung mismong kubus pa lang, sabi nga ni Sir Albic kanina is kakaiba siya doon sa mismong tinatawag nilang pita na nilalagay sa mga shawarma. Pero itong mismong kubus is tinitimplahan siya, so may mga spices and herbs din silang nilalagay para maglasa siyang talagang hanap-hanapin mo yung pinakalasa. And then guys, syempre parang pinakamit mo na rin pala itong mismong egg niya. Napakasarap niya guys. For only 35 pesos guys, matitakman mo na itong parota salad nila. So sigurado mabubusog ka na. And then kung gusto mo siyang palagyan ng meat, sabi ko kanina is chicken 50 pesos. And then sa beef naman nila is additional 20 pesos ka. So 55 pesos guys. Mia Mia. So yun guys, no, bali nag-offer din ng sisig sa mismong pinakarapan ng Sadik. So legit guys, no, pag sanabi mong authentic Kapampangan sisig, unang-una, titignan mo yan kung meron ba siyang mayonnaise. And then pangalawa, kung meron ba siyang itlog. So ito wala. Kung naghahanap kayo ng mga Indian and Arabian and then Pinoy food guys, ito na kayo dito sa Sadik, dito sa Dapdap, Bamban Tarlac. And then guys, no, sa lahat ng galing ng Middle East dyan, alam ko namimiss nyo itong mga Indian and then Arabic foods. So punta na kayo dito guys, nag-offer sila ng mga iba't ibang Middle East foods. So for me, napakasarap talaga. And then yung pinakalasa is napanapit mo. Sabi nga sa Middle East guys, Mia Mia. Yun, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. And then guys, no, share nyo na rin para malaman din ng mga taga Tarlac and then taga Pampanga itong masarap na kainan dito sa Bamban Tarlac guys. Ito nga yung Sadik. Until our next vlog, peace out.